Magandang umaga mga bata. Andito tayo sa ating mga aralin, ikalimang linggo, EPP5. Wastong paraan ng pagkukumpuni ng damit. Ang pag-aayos at pagkukumpuni ng damit ay nakakatulong upang ito'y magamit ng mahusay at matagal. Mas mabuting tahin agad ang mga sira at punit habang ito ay maliit pa lamang upang hindi kapansin-pansin ang bahaging kinukumpuni. Mga sumusunod na paraan ng pagkukumpuni ng kasuotan. Una, pagtatahi ng tastas na laylayan o tupi ng damit. Kalawa, pagkakabit ng nawawalang butonis o maluwag na butonis. Pangatlo, muling pagtahi ng mga bulsa, dugtong o plackets. Pang-apat, pagtatahi ng maayos ng lumuwag na kutsetes, snaps at sirang zipper. Pang-lima, pagsusulsi ng maliit na punit o butas. At pang-anim, pagtatagpi ng malaking butas sa damit. Pagsusulsi ng damit. Ang panunulsi ay pagpapalit sa mga naputol o sirang sinulid sa damit. Ito ay pagdudugtungin lamang ang mga hiblang naputol sa pagkakapunit sa pamamagitan ng pagtatahi sa kapaligiran nito. Gumagamit ng pinong karayom upang maging pino ang tahi sa damit. Gumagamit din ng kasing kulay na sinulid sa tela upang hindi gaanong halata o makita ang sira. Sundin ang sumusunod na paraan ng pagsusulsi sa iba't ibang uri ng punit. Tuwid na punit. Sinusulsihan ang tuwid na punit sa karayagan ng damit. Pagtapat-tapatin ang dalawang gilid ng punit at tahiin ng tahing palipat-lipat o catch stitch. Gumawa ng hanay ng pinong tutos at ilagpas ang tahi sa mga dulo at gilid ng punit. Gawing maluwag-luwag at salit-salit ang paggawa ng tutos hanggang dulo ng punit. Hindi dapat pagpantay-pantayin ang hilera ng tutos. Pahilis na punit. Sinusulsihan ang pahilis na punit ng tulad sa tuwid na punit. Pagsalubungin ang gilid ng punit sa pagtatahi ng tahing palipat-lipat o catch stitch. Tutusan muna ang mga paayon na sinulid at sundan ang direksyon ng punit. Ipihit o baliktarin ang damit at tutusan naman ng pahalang ang unang sinulsi. Sundin ang hibla o hilatsa ng tela. Ang tatlong sulok na punit. Sinusulsihan ang punit na may tatlong sulok ng tulad rin sa tuwid na punit sa sulok o kanto na dinodoblihan ng mga tutos na pahalang. Pagtapat-tapatin ang mga gilid ng punit at tahiin ang tahing palipat-lipat o catch stitch. Gumawa ng hanay ng maluwag-luwag at hindi magkapantay na tutos hanggang sa dulo ng punit na pahalang. Muling gumawa ng tutos sa kabilang punit na patayo gayang nang ginawa sa unang punit na pahalang. Ngunit gawing magkasanib ang mga tahi ng dalawang punit sa sulok upang tumibay. Pagtatagpi. Ang pagtatagpi ay paglalagay ng kapirasong tela sa ibabaw ng punit at pagtatahi sa gilid nito. Kailangan tagpian ang mga punit na hindi maari ng sulsihan. Kailangan din na gumamit ng telang kahawig sa damit o ang kaputol ng tela ng damit. Kakulay na sinulid din ang dapat na gamitin upang hindi gaanong makita ito. Narito ang paraan ng pagtatagpi. A. Gupitin ng magpakwadrado ang punit o butas na tatagpian. B. Gupitin ng pahilis ang bawat sulok ng pakwadradong punit at itupi ng paloob sa gilid ng butas. C. Gumupit ng telang pangtagpi na malapad sa butas na tatagpian. D. Ilapat ang telang itatagpi sa butas at disenyo ng tela. Iaspili muna bago ihilbana ito. E. Ililip ang tagpi sa karayagan sa pamamagitan ng pinong paglililip. F. Muling lilipin ang mga gilid ng tagpi sa kabaliktaran ng damit. Paglililip.
hemming. Ang paglililip ay isang paraan ng pagtatahi upang ayusin ang tupi ng laylayan, manggas o bulsa at iba pang bahagi ng damit. Ito ang tahing ginagamit upang mabalik sa lugar ang mga nasirang tupi, tutup at iba pang mga dugtong ng damit. Iba't ibang uri ng paglililip. Pahilis na lilip, diagonal hemming. Ito ang karaniwang ginagamit sa pagtatay ng lupi sa mga damit at palda. Di nakikitang lilip, slip hemming. Ito ay ginagamit sa mga damit at paldang maninipis ang tela. Ito ay tahing ginagawa sa pagkita ng lupi at ng damit. Patayong lilip, vertical hemming. Ito ay ginagawa ng payon sa tupi ng laylayan at tuloy-tuloy sa dulo ng tastas o sira. Lilip na tinapos ng catch stitch. Ito ang ginagamit na tahi sa telang makapal gaya ng mga maong, luna, planela at iba pa. Ito rin ang ginagamit na tahi sa mga laylayan ng pantalon at mga kumot. Ang paraan ng pagtatahi ay paikis mula sa tupi papunta sa tela. Lilip na pa-overcasting. Ito ay ginagamit sa gilid ng mga tela upang hindi mag-disnis. Ang paraan ng pagtatahi ay kapareho ng pahilis na lilip ngunit walang lupi sa ginagawa.